Kagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapang pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa naralapit na halalan. Tingin mo sa plastic mo, naubos na yung hopya. Di ko alam kung doon ba kayo sa naubos na hopya na galit. Hindi, kasi akala ko mayroon pang laman. Ah, ganun pala yun. Wala na. Pero hindi naman ako naiinis doon sa balat ng hopya. Naiinis lang ako sa naririnig ko salita ng salita sa tabi ko. Hindi naman niya naiintindihan ang pinagsasabi niya. Kong, yung pong lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda ng ngiti ni VP. Ikaw naman. ito. Para hindi malaman ng iba, itatanong ka. Siyempre, viral na viral din yun, Kong, sa social media. Dalawa lang nilapitan niya partner. Pero ang nabanggit niya is parang sinabi niya sa press ko na parang ano, kumbaga, wag nang kaya ko na to. Parang ganun yung sinabi niya sa, kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Ano ba bahala na kayong mag-conclusion, pero hindi po pwedeng sabihin sa inyo kung binulong niya sa akin. Kong, panguli na lamang po, ano pong masasabi ninyo sa isa pong quote na nabasa ko ito kanina sa Facebook eh. Sabi, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." Anong masasabi mo dyan, Kong? Mali yung pagka-quote ko mo. Ay, mali ba? Kay Edmund Burke yun eh. Ah, Edmund Burke. Yes, sir. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing, sabi niya. Yun po ba ay applicable sa inyo pong mga kinaharap ngayon sa mababang kapulungan? Hindi applicable sa akin yun. Tumayo nga ako eh. Yung ibig sabihin nung kung walang tumayo kahit isa. I'm now running for senator. I'm now running for senator. Okay. Go, Marcoleta. All out support ka na. Tapos na yung aking kanamin. Mm-hmm. Marami po ang mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuport sa atin. Kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Dahil lang nilalabang. Kaya naman pala mga kababayan, ginigipit siya sa Kongreso, ano? Pinagtatanggal siya sa kanyang mga komite. Hindi lang bilang opisyalis ng komite mga kababayan, iba't ibang komite, kundi pati na ang pagiging miyembro niya. Dahil naninindigan na ito si Marcoleta eh. Against the crowd mga kababayan, against the flow of corruption, dyan sa Kongreso. Kaya nilapan ng mga buhaya. Kaya ang tanging magagawa po natin dito kay Marcoleta mga kababayan, ay suportahan siya dyan sa Senado. Para mabawasan yung mga senador. Mga senador ni mga kababayan, Marcos, na aaminin natin ha, mataas po ang winnability. Kaya kailangan po nating magluklok dyan mga kababayan.